Good morning. Hello after 4 days. 4 days, not even 4 days. How long? Ang tagal kung hindi nakapag-vlog. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 5 days. 5 days! No vlog, and I did not upload because I can't edit. This has been our life ever since we arrived. Nung dumating kami dito, kami ay nagkasakit. As in 5 days. Si Pars, okay na siya. Yan. Ako, hindi pa masyadong okay kasi kagabi. Alas dos ay nag-fever na naman ako. Tapos, si Mixo ay masama pa rin yung pakiramdam niya. Yan, naniwago siguro yung aming katawan sa lamig dahil nga sa atin sa Pinas ay sobrang init na dahil summer na. Tapos pagdating namin dito sa Finland ay malamig pa, +6. Kaya ayun, naniwago. Pero sa airport pa lang talaga, kung naalala nyo po, na-mention ko na pakiramdam ko masama yung aking pakiramdam. Uminom ako ng gamot, nasa plane pa lang kami kasi feel ko talagang lalagnatin ako. Pero nung dumating kami dito sa Finland, si Pars yung nauna sa amin magkasakit. Tuesday, nagpunta na siya ng doktor kasi masama na yung pakiramdam niya. Yeah, and then, pagka Wednesday niyan, sumunod kami ni Mixo magkasakit. As in, yung sakit talaga na nasa bed kaming tatlo. Na alam mo yung sariling sikap, alagaan yung sarili, tapos si Mixo pa natin ay maliit pa. So kahit masama yung pakiramdam namin ni Pars, hala, kailangan namin alagaan si Mixo. So hindi lang po kami ang may sakit, kundi yung buong friends namin na meet namin, like sila Rosalie at si Ellen, sila Yani, buong family ni Yani at si Bianan ay nagkasakit. Nahawa sila sa amin. Hindi namin mag-gets tong fever na to. Nabigla lang naman siguro to sa panahon, sa lamig, pero we don't understand why it's so aggressive. Aggressive virus. Everybody's like, those people, my mom, we met, they yeah. are all sick. Yeah. Especially, who? IT? Yeah, mom, yeah. Hindi namin siya masyado talagang nahalubilo. Nagpunta lang si Bina nito nung dumating kami. Tapos hindi pa talaga yung as in na lapit kami na sobrang lapit. Ano lang yung niyakap namin siya nung dumating kami. Tapos umalis din siya agad. 5 minutes lang siya dito sa bahay. And the next day ay nagkasakit agad si Bianan. So very aggressive yung sakit na to. Sa isip namin, virus to siya. Hindi naman siya COVID kasi nag-test kami ng COVID. Negative kami. At kung COVID to siya, hindi to siya basta-basta hahawa sa'yo. Kasi parang abutan ka pa ng 5 days bago ka mahawa sa COVID. Which is experience ko dahil 2 times na kami nagka-COVID ni Pars. At itong fever namin, 1 day lang, ay sus, ayun, nagkahawaan na agad. Yeah. Rona is still working now. Eva, that's good. Because they went here. Yeah. Only Rosalie, because Rosalie is yeah. twice. And I stayed like hidden door. Yeah, Tuesday when yeah. the girls visited us. You wasn't yet sick. No, I'm not yet sick. You had no symptoms. No symptoms. Yeah. Kasi Tuesday, nagpunta yung mga girls dito, hindi na halubilo ni Pars kasi si Pars ay nagtago na dun sa kwarto kasi pagod din siya. So ayaw niyang naiingayan siya sa amin dito sa kusina. So dun lang siya sa kwarto. Si Rosalie kasi, Monday, ayun, nahalubilo talaga siya ni Pars. Tapos ako,
Ayun, sunod-sunod yung sakit. Also Nilo, right? Nilo is also sick, yes. Yanni's son visit today, the next day, sick already. So, ganyan siya, ka-aggressive yung sakit namin. Kaya, 5 days, so, 5 days, hindi ako nakapag-vlog. 5 days ba? Yeah, 5 days. Kasi Sunday na tayo ngayon. Dahil, wala talaga akong gana mag-vlog. Dahil, lutay si Marinque ninyo. Ogo, sit on. Tapos, ang taas ng mga fever namin, umabot siya ng 39.8, ganun. Tapos, for 2 days, hindi siya bumababa. Yung parang walang kwenta yung gamot na iniinom namin kasi hindi bumababa yung fever namin. Pero pagka third day namin, so ayun, parang gumagana na yung gamot. Pero yung second day talaga, yun yung time na parang pinapatay kami ng virus sa loob ng katawan namin. Tapos yung muscle namin, masakit, tapos ulo. Hindi namin maintindihan, lamig. But I think, Pars, you are okay now. Only I'm better, yes. Yeah. Well, not like 100% okay, but let's say better. 80. Yes, something like that. Only cough. Hard cough, it's still. Kami ni Mixo, yung ubo namin, meron pa sobrang tigas. Tapos, akala ko talaga kahapon okay na ako. Kasi mga 6 o'clock, wala na akong naramdaman na masama. But, 2 o'clock ay ayun. Fever, nag-start na naman. Buti lang, nagising ako, 37 na siya. Ramdam ko na yung init ng katawan ko kahit hindi ako nakakumot. So, uminom ako ng gamot at nawala naman. So, yung bahay namin, ganun pa din sa ating last vlog. Makalat kasi hindi nga kami nakapagligpit. Oh, mas lalong kumalat ngayon. Oh, diba? Oh, mamaya na tayo magligpit-ligpit dyan. Nagpapawisan na ako. Sana sign na to na I'm getting fine na para ako ay makalabas-labas na at back to work. Asan man yung aking mga plastic, oy? Dahil separate ko na yung aking mga salubong. Ilagay ko sa plastic. Maliit man to. Kasya kaya to. Lipat natin yung ating mga pasalubong. So, yung mga pasalubong natin sa ating mga friendship. Dapat kahapon ay luluwas ako ng banta. Dahil hindi ako okay. Wala nga naman pilitin natin, so makahawa pa ako dun sa banta, lalo na kay Ate Julie na may baby. Buti na lang talaga ay hindi kami natuloy na bumisita sa kanila. Kasi kung bumisita kami nun, for sure, silang buong pamilya mahahawa din. Yung mga salubong natin sa kanila, hindi naman gaano kadami, pero it's enough. Kailan ba last nito? July. Ayan. Yung iba kong tart, nilagay ko dun sa ref kasi natakot ako baka masira ba. Kanino nga to, ha? Nakalimutan ko na kanino to. Sana pala lagyan ko to ng pangalan. Ayan. Tapos ito. Ah, kay Ate Jen. No, may mga tuyo pa to, hindi ko pa nailagay dito. Kasi andun sa balcony namin. Doon ko nilagay. Yan lang, simple lang yung kasalubong natin. Kasi kunti lang din yung ating dala. Madami kaming maleta, pero madami din kaming bit-bit, lalo-lalo na yung mga damit. Oh,
ko kanino man ito. Ah, kay Hans pala ito. Kay Hans ba ito? Ano ba kay Hans ba ito? Kay Hans ba ito? Hindi na masyadong ano dito sa lamesa namin. Ito kay Mami Joss. Kay Mami Joss ko siya. Lahat may pasalubong. Kunti lang. Share-share lang ba? Mainit. Ako'y naiinita na. Gamot. Si Mixo, nakatulog na. Nagising lang na ng 30 minutes, tapos gising na naman siya. Tulog na naman siya dun. Pagod pa yun. Kasama ang pakiramdam. Kasama niyo, gamot ka. Inuwin ko. Ito na lang. Daming gamot. Nagsilabasa ng mga gamot. May anak ko inom ng Burana. Tignan ko pa. Pinagpapawisan ako. Kataglipit-lipit lang ako ba? Mainit. Oh. So, ang daming gamot sa ubo. Pero ito, tapos na kami. Tapos, ito na naman tayo para sa pampaanggal ng plema. Sama ng gamot. I hate gamot. Ano man itong mga juice ni Mixo dito? Mga friends and family namin dito, no? Ang sweet nila kasi nung dumating kami, meron silang binigay sa amin ng mga bulaklak. Ay, diligan ko pala ito. Ayan. Ito, bigay ito ni Yanni and family. Tapos ito, si Bienan. Nakalimutan ko sino nagbigay niyan. Tapos ito, dalayan ni Rosalie. Biligyan natin itong mga ito. Kasi baka nagtampo o nagdry sila. Kasi yung mama nila ay may sakit. Biligyan ko lang itong mga ito. Ang dami sana naming plano. For today's Holy Week, si Pars doon sa bahay nila Yanni. Tapos ako doon sa Vanta. Walang nangyaring gala. Nag-sacrifice kami na hindi gumala. Kasi may mga sakit. Tayong magawa. Basta may sakit. Hindi naman natin to ginusto. Pero yung panahon talaga, ganyan talaga yan siya. Pero in-expect ko na talaga na magkakasakit kami dahil nga sa panahon. Yung pagdating ba lang namin sa Thailand, nasa isip ko na yun na baka magkasakit kami dahil manibago yung aming katawan sa lamig. Buti na lang, hindi kami nagkasakit nung andon kami sa bakasyon. Dahil kung nagkasakit kami, kawaw, sayang naman yung aming isang linggo na nasa loob lang ng bahay, di ba? Na may sakit kami. Palitan ko lang ito ng tubig kasi okay pa naman yung bulaklak. So, pag isang linggo talaga itong sakit namin kasi 6 days ko na ngayon eh. At hindi pa ako okay. Paano na lang kung doon sa Pinas? Sus! Sayang, bawasan ng isang linggo yung ating bakasyon dahil nasa loob lang kami ng bahay. Nagkasakit. Sana yung gunting? Ayun ang gunting. Tanggalan natin to para maging fresh ulit. Ano daw? Maging fresh? Ayan. Ah, diba? Yellow na yellow kasi Eastern Day. Eastern po sa inyong lahat. Alam ko, late na yung aking pabati sa inyo. Dahil late din yung ating vlog. At madami pa tayong vlog na naipon. So, nauna pa talaga yun bago itong Finland vlog natin. Ayan, dyan lang muna yan. At least mabawasan itong abubot namin dito. Yung
may sakit talaga kami na hindi kami makagalaw ni Pars. Diyos ko, yung bahay namin ba? Parang basurahan. Alam mo, yung kuha lang kami ng kuha ng plato, tapos yung dishwasher namin ay puno din. At wala talaga kaming gana gumalaw. So, ang nangyayari ay nilalagay lang namin dito sa lababo yung aming hugasan. Kasi nag-try kami magligpit. Diyos ko, nahilo kami ni Pars. Hindi, hinayaan na lang muna namin yung bahay namin na makalat kasi nga may sakit. Yan yung mahirap pag may sakit ka and then wala kang katulong. Wala kang mauutusan, walang magluluto. Ang kinakain lang namin that time, puro kami tinapay kasi hindi kami makapagluto. Tapos noodles and then dilata. Yan yung aming kinakain ni Pars dahil walang gana magluto, walang energy. So at least, ngayon ay dahil masimasa na kami medyo, maya-maya maglilinis ako dito sa bahay namin para aliwalas ulit tignan yung ating loob ng bahay ba. Ay, ako, fever na naman. Sabi ko na nga eh, kasi mula nung gumising siya, 15 minutes lang siya dito sa labas. Ning, umabot yun ng 15 minutes. Bumalik ulit ng tulog tapos tinignan ko yung kaniyang init ay 37. Anat ko lahat kira kasi. Iyo. Kaya naman natin ang gamot ah. Anit ako pura. Iyo. Anit ang pura na. Kawawa. Kawawa kami. Bakasyon pa more. Pero nag-enjoy naman kami. Wala. Is your head hurt? No? You usually slice it. Is that the burana? Yo, I'm trying. Kasi burana kasi pinainom namin sa kanya, hindi na yung yung liquid, yung capsule na talaga. Tapos, yung kilo ni Mixo, hindi pa naman umabot ng 21 kilo. So, 1.5 lang yung ibibigay sa kanya. What kind of medicine? It's like gummy. It is. Ah. More like Mixo. That's why he said yesterday he likes this. Just. Ivan. Kasi para lang siyang candy. Yummy? Yeah, that's why you need to hide it. So he don't think it's a candy. Ah. Because it is a medicine. That's why yesterday when I Yo, told he him said that. Yo, red one. Yo, when I told him that it's take medicine and yo. He ran so fast it's, and he said, yo, this what is. Ah. Alam niya na kasi masarap pala yun. Need to keep hidden. Hindi pala pinago ng kama. Kasi baka gawing candy. It's dangerous because it's medicine. It shouldn't taste good, you know? But he think it's candy. Really? Yummy candy? Mm-hmm. Init na naman siya. 37.8. Init. Pati ako, sumakit ulo ko. Mansika. Ilom siguro rin ako ng burana kasi masakit ulo ko. Kapo na, hindi pa tapos yung ating vlog dahil kanina may pinanood ako na movie. It's about yung sa Netflix siya ba? Testament of Moses. So, pinanood ko siya kanina at more than 6 hours kong inupuan kanina dun sa sofa. So ngayon, si Pars na naman yung andito sa sofa, nanonood at naligpit ko na din yung isang maleta dito. Yan. Isa na lang yung natira. I can throw it. And then, wala kaming ayos na kain kasi wala kaming mga gana. Hindi nga kami nagluluto. Nag-order lang kasi pizza kahapon si Pars, tapos kanina nag-kebab kami. Yun lang yung kinain namin at hanggang ngayon, hindi pa kami kumakain.
Si Mixo ay tulog. Kanina, kailan ba yun? Anong oras ba yun? Alas 10. May fever siya. Binigyan ng gamot. Nawala. Ngayon, natutulog siya. Minesure ko yung kanyang init na sa 36.9. Tignan natin mga after 30 minutes. Babalikan ko yung init ni Mixo. Kung mawawala na. At yung aking tuyo dito ay ilalagay ko na to siya sa plastic. Dahil sa labas ko kasi ito nilagay para hindi mangamoy dito. Well, for 6 days, wala akong time na ipack to. Napack ko na yung para sa mga kaibigan ko, pero yung para dito sa bahay ba na stock ko, hindi ko pa na ilagay sa freezer ko. Dahil nga wala akong gana at nagkasakit si Maring Queen ninyo. So, ito ay ipapak natin. Meron pa akong natirang tuyo. So, ayan. Stock yan ni Maring Queen for how many months. Ayan. Ay, ang bango. Tapos, ito yung plastic niya galing sa Pilipinas. Kasi sa, kung naalala nyo po, na-mention ko sa inyo na bumili ako ng ganito. Pero, hindi ako nakasilog ng isang pack dahil umapoy. Nasira siya agad ba? Oh, dito na lang natin siya aasikasuhin. So, ilagay lang naman natin ito dito sa plastic. Yes. Ito, magtatagal to siya sa akin. Kasi kakainin ko lang naman to. Pupunta ako dun sa bahay ng kaibigan ko. Tapos, pag nagagadaring kami, ganun. Kaya, yung last na uwi ko, yung gumanaw yung tatay ko, meron din akong almost 2 kilong tuyo no na dala. Nagtagal din yun siya. Umabot din yun ng how many months? Kailan ba yung last prito ko? Ano yung January? Kasi ginanito ko, nilagay ko siya sa vacuum sealed. Tapos, tinitipid-tipid ko kain ba? At ito ngayon ay magbabalot na naman tayo. Para pag one day nag-crave tayo ulit, may tuyo tayo. At hindi ko pwedeng ilagay lang yung ganyan kasi masisira siya. Uy, ang lamig nga nito. Madami kaya to. Cover your nose, Pars. I will. I refuse to breathe through my nose. Smell is very good. Very good smell, Pars. I have many words, but none of it is good. Why? You hate this? I do. No, it's very tasty. You know? I-mix ko lang po siya para hindi puro pusit yung nasa isang plastic. Ganito lang. Pero ang mas madami nito ay ang pusit. Ilang kilo lang ba yung danggit nito? Danggit ba to? Ano ba tawag nito? Danggit man to, no? Ito, nakalimutan ko. Nagsirado. Nagsirado si Pars. Bukas si Pars ay back to work na yan siya. Ako, hindi pa back to work. But let's see, kung si Mixo ay hindi pa magaling, hindi ako makaka back to work. At dapat, last week pa lang ay nag-back to work na kami. Kaya lang, dahil may mga sakit kami, hindi kami naka-back to work. Paano nga po siya, ha? Ganun ba yan? Nakasiklib kasi kami ni Pars, eh. Dahil gawa nitong sakit namin. Paano nga to? Walang nangyayari. Are you broken?
tuloy ako nito, baka masira ako na naman to. Eh, pinagpapawisan ako ay. Kanina, nagligpit-ligpit ako. Grabe din yung pawis ko. Ano ka? How do I use you? I don't remember anymore. Hello? Wala. Sealed only. How to use this, Rakas? Naririnig kaya ako ng ating parse. Hindi rin siya mainit. Wala akong naririnig na nagsasak siya ng air. Usahin ko nga muna yung instruction niya, be. Napak ko na din yung ating dried fish. Lipitin ko lang tong kalat dito kasi naiirita si Parsa. Amoy. Sa 3.5 kilo na dala kong tuyo, ang natira na lang sa akin ay 1 kilo at kalahati na lang kasi pinamigay ko man yung iba. Hindi ko din naman yan makain lahat. So, at bihira lang makakain ng tuyo, shinare ko sa iba, sa mga kaibigan ko dito. Yung sa tagabanta ng mga tuyo, hindi ko na lang na-ipack yun kasi na lagay ko na sa plastic yun eh. Parang tinatamad na ako mag unpack tapos ipapack ko na naman dito sa isang plastic bag. Lalamig na naman kasi ako eh. Pakiramdam ko lalagnatin na naman ako. Yan si Mixo. Umiyak. 10 packs. Ilan ba? Ilan kaya itong nabalot ko? Hindi ko pa kasi na bilang. Ayan. So, kasyang-kasya na to doon sa freezer natin na maliit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pag isang taon talaga, Mars. Pero hindi naman to isang buwan, makakain ko talaga. Kasi usually pag nagpriprito ako, yung 5 piraso, 6 na piraso, ganun lang ba pang pawala sa, ano good, kamis pagdating sa tuyo. So, usually pag umuwi ako, hindi, nagdala ako ng tuyo. Naglalasi yung aking mga tuyo sa freezer kasi hindi ko man pang one time piniprito. Yung pag nag-crib lang talaga. Gaya nito sa isang pack, 2 or 3 beses ko to siya maprito. So, hindi talaga siya mabilis maubos. And then, magbigay pala ako dun sa mga sushi boys. So, bibigyan ko sila ng dried fish. Ito lang yung magbigay ko sa kanila. Kasi akala ko talaga, ang dami kong dalang pa sa lubong. Tingin ko, ang madami lang pala is tuyo. 3.5 kilo. Ano ba yung ibibigay natin doon sa mga boys? Asa na yun? Meron yung kanina eh. May mixed na damgit at ito. Ayan. Yun yung ibibigay ko sa kanila. Ang liit niya lang tignan, pero madami po yan. Since na vacuum na siya, lumiit yung plastic. Kung ang ibang mga Pilipina, pag nakauwi ng Pilipinas, magdala ng madaming tuyo dito at binibenta nila, eh, okay lang sana kung every year ka umuwi, eh, once a blue moon lang makauwi si Mars nyo, baka after 5 years na naman tayo makauwi, so, sana abutan ko ng 5 years. Hindi, pag nag-gathering kami magkakaibigan, magdadala din ako ng tuyo, pagkasaluhan namin. So, ilagay ko lang yung ating tuyo dun sa freezer, para maligpit na talaga to. Tingnan natin yung init ko. Kasi ako yung nilalamig talaga eh.
na natin. Sana mawala na to kasi pagod na ako. Bukas ay mag-isang linggo na ako dito sa loob ng bahay kami ni Mixo na hindi nakalabas. O diba? Kalayan mo isang linggo. Maka hindi lang makalabas si Mars sa bahay pag may sakit. Pero for sure, pag wala tong sakit, kung saan-saan na to napunta. Taong gala to. Mars kwen ninyo. Grabe yung ilong ko eh. Masyadong pingot. Sana wala lang to. Muni-muni ko lang tong lamig. Tapos kanina, nag-sneeze ako sa ilong ko. Dugo na yung lumalabas. Ayun, 35 naman siya. Pero, iramdam ko talaga. Tapos ang lamig ng kamay ko. Dahil sobrang dry ng aking ubo, at para ma-open yung ating ilong, mag-steam bath tayo. Kaya lang. Tapos na si Pars. So, it's my turn para hindi na masyadong pingot yung aking ilong. Meron naman yung nose spray. Kaya lang, ano lang siya, 3 times a day. Tapos, good for 5 days lang po siya gamitin. Pag ilang araw ko na ba to? Pang 3 days ko naman to siya ngayon. Kaya lang, pag 5 days na yan na gamit ko, tapos hindi pa nawala yung aking sipon, hindi ko na siya pwedeng gamitin dahil parang mag-i-infection siya pag after 5 days na. So, may 2 days pa akong gamit yan. Tama ba? Thursday, Friday. Hala, isa na lang pala hanggang bukas. May magpapadoktor naman ako next day. So, sana mawala na to. Yan. Mag-steam bath muna ako dito. Ganyan lang mo. Lagay ako ng towel. Hindi. Mag-ano lang ako. Mag-taklob. Mag-takip lang ako dito ng blanket. Tapos, lapit ko yung aking mukha dito sa kaldero. Tapos na yung aking steam bath dun. Pero, medyo close pa din yung aking ilong. Sana maya-maya ay mag-open na siya. Or else, gagawin ko na naman yung steam bath para totally open talaga siya. Nakakatulong naman. Pero mga short time lang din. And then, close na naman yung aking ilong. So, mag-iana po tayo ng ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta sa channel namin. At sa mga bago pa lang po dito, welcome po. And please, don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po tayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. So, yeah, pasanik lang. Good night po sa inyong lahat.